ang sundalong sumabak sa gyera na walang dalang sandata. Taong 1939 nang sumiklab ang World War II, tumagal ito ng halos 6 na taon at tinatayang nasa 300 million na sundalo ang lumaban para sa kani-kanilang bansa. Isa ako sa mga sundalong iyon, pero ako ay naiiba. Ako lang ang nag-iisang sundalong sumabak sa digmaan na walang dalang sandata. Ako si Desmond Doss at ito ang aking kwento. Lumaki ako sa Lynchburg, Virginia sa isang relihiyosong pamilya. Seventh-day Adventist kami at naniniwala kaming sa Sabado ang Sabbath at hindi sa Linggo. Para sa amin, ang pinakagabay para sa isang maganda at mapayapang buhay ay ang Ten Commandments. Sagrado ito para sa amin, lalo na ang Thou Shall Not Kill. Hindi kami sang-ayon sa digmaan o ano pamang bagay na kailangang gumamit ng violence. Noong bata ako, nakita kong nag-aaway ang aking tatay at tiyuhin. Hindi ko alam ang pinag-aawayan nila, pero palakas ng palakas ang kanilang mga boses hanggang sa tinutukan ng baril ng tatay ko ang aking tiyuhin. Mabuti na lang at naagapan ni nanay ang kanilang pag-aaway at kinuha ang baril mula kay tatay. Agad na ibinigay ni nanay sa akin ang baril para itago ito. Naaalala ko pa ang kaba at takot sa aking dibdib nang hinawakan ko ang baril. Simula noon, sinumpa ko sa sarili kong hindi na ako kailanman hahawak ng baril. Nagtatrabaho ako sa isang shipyard noong nagsimula ang World War II. Gusto kong makapagsilbi sa bansa, kaya pumasok ako para maging isang sundalo. Pero wala pa rin akong balak na itabi ang aking relihiyon at paniniwala. Kaya nagsisilbi ako sa bayan bilang isang conscientious objector. Ang label na ito ay ibinibigay sa mga taong tumangging pumatay sa gyera dahil sa kanilang relihiyon at paniniwala. Napunta ako sa 77th Infantry Division at inassign bilang isang rifleman upang mapilitan akong humawak ng baril. Pero hindi ako nagpatinag at pinanindigan ko ang pangako ko sa sarili ko. Di nagtagal ay nakarating sa regimental chaplain na si Captain Stanley ang mga hinaing ko at nirespeto niya ang aking relihiyon at paniniwala. Tinulungan niya akong maging medic. Sa mga panahong iyon, kahit ang medic ay nire-require na magdala ng baril para sa sariling proteksyon, pero hindi ako sumunod sa utos na iyon. Habang pumapatay ng buhay ang mga kasamahan ko, magliligtas naman ako. Pinayagan ako sa aking mga hiling. Ako lang ang sundalong sa Sabado ang day off, dahil yan ang Sabat sa aming relihiyon. Ang iba ay sa Linggo, kaya hindi nila ako nakitang tumutulong sa mga gawain tuwing day off dahil nagsisimba ako. Ito ang mga naging dahilan kung bakit hindi naging maganda ang pagtanggap ng mga kasamahan ko sa akin. Sa tingin nila ay may special treatment ako galing sa nakatataas, kaya madalas nila akong binubuli. Binastos din nila ang aking pagiging relihiyoso. Tuwing nagbabasa ako ng Biblia, isa sa kanila ang lalapit sa akin upang kunin ito at itapon kung saan. Isa sa mga kasamahan ko ang pinagbantaan ng aking buhay at sinabing hindi gyera ang papatay sa akin, kundi siya mismo. Pero hindi ako natinag sa mga ito. Masama man ang trato nila sa akin, kahit minsan ay hindi ako nagtanim ng sama ng loob. Tuwing nagmamartsa kami ng matataas na distansya, marami sa aking mga kasamahan ang nagkakaroon ng masasakit na blisters at parati akong nandyan para sa kanila. Ginagamot ko sila isa-isa at tinutulungan makabalik sa martsa. Tinulungan ko din ang mga nakakaramdam ng heat stroke. Minsan ay ibinibigay ko sa kanila ang sarili kong tubig upang gumaling sila. Dito ko nakuha ang respeto ng aking mga kasamahan. Noong nakita nila kung anong klaseng medik ako, doon din nila ako itinuring na isa sa kanila, isang parte ng pamilya. Noong 1944, sumabak ang aming grupo na 77th Infantry Division sa mga labanan sa Guam at sa Leyte sa Pilipinas. Delikado ang lagay ng mga medics sa labanan sa Guam, nakasaad sa Geneva Convention na hindi pwedeng barilin ng kalaban ang isang medic na nanggagamot sa digmaan. Pero hindi ito sinunod ng hukbong hapon at tinarget nila ang mga medic upang mapababa ang moral ng grupo. Dahil dito ay sumabak ako ng walang medical insignia sa aking uniforme at magmumukhang regular na sundalo sa gyera. Gayunpaman,
ay wala akong inatrasan na tawag mula sa mga sundalong sugatan. Lahat ng nakikita kong sugatan sa battlefield ay ginagamot ko at kinakaladkad papunta sa aming kampo. Kahit ipinagbabawal ang pagpunta ng mga medic sa battlefield paggabi, hindi ako sumunod sa utos. Ginamit ko ang madidilim na parte ng battlefield upang di nila ako makita at patuloy kong ginamot ang mga sugatan kong kasamahan. Sa laban sa Leyte, tumakbo ako ng 90 meters papunta sa dalawang sugatang sundalo sa gitna ng machine gun fire. Patay na ang isa pagdating ko doon, pero nagawa kong magamot ang naghihingalong sundalo at naiuwi ko siya sa kampo. Sa labanan sa Guam at Leyte, pinarangalan ako ng dalawang Bronze Stars para sa aking kakaibang tapang at dedikasyon. May 5, 1945, gamit ang cargo nets, naatasan ang aming grupo na ang Maida Escarpment, isang rock formation na tinatawag naming Hacksaw Ridge. Kailangan naming umabot sa taas upang hanapin ang isang grupo ng mga sundalong Hapon na nakapwesto sa lugar. Pagdating namin sa plateau, agad kaming pinaputukan ng mga sundalong Hapon. Lingid sa aming kaalaman, hinintay pala kami ng mga kalaban upang i-ambush sa kapatagan. Agad kaming pinagbabaril ng mga sundalong Hapon. Nagulat kami sa pag-atake nila, pero sinubukan naming lumaban. Nagpalitan kami ng putok, pero dahil mas handa ang mga Hapon, unti-unti kaming natalo. Iniutos ng aming kapitan ang pag-retreat at ang dahan-dahang pagbaba mula sa Hacksaw Ridge. Marami sa aking mga kasamahan ang hindi na makatayo dahil sa mga sugat na kanilang natamo. Kaya hindi ako sumunod sa utos. Habang bumababa ang aking grupo, nanatili ako sa battlefield. Hindi ko pwedeng iwanan ang mga sugatan kong kasamahan. Isa-isa ko silang pinuntahan at ginamot. Pagkatapos ko silang gamutin, ay paisa-isa ko silang kinakarga at binababa mula sa Hacksaw Ridge gamit ang isang army litter na tinali ko sa puno. Hinintay sila ng iba kong mga kasamahan sa baba. Ginawa ko ito lahat sa gitna ng mga putok ng baril at pagsabog ng mga granada sa paligid ko. Wala man akong dalang sandata para depensahan ang sarili ko, hindi ako natakot. Hanggat sa kaya kong tulungan, tinutulungan ko. Sa mga oras na iyon, ako ay emotionally at physically drained na, at sa tuwing may ibinababa akong kasamahan mula sa Hacksaw Ridge, iisa lang ang panalangin ko sa itaas. Panginoon, tulungan mo akong makapagligtas ng isa pang buhay. Paulit-ulit lang ako sa aking panalangin at sa loob ng 12 oras, 75 na sundalo ang matagumpay kong nagamot at nailigtas mula sa labanan na iyon. Matapos ang 2 linggo, napasabak na naman kami sa labanan. Tinapunan kami ng isang granada ng mga Hapon at napunta ito sa foxhole kung saan ko ginagamot ang mga sugatang sundalo. Sinubukan kong sipain papalayo ang granada, pero sumabog ito bago ko masipa. Nagkasugat ako sa aking mga binti dahil sa mga shrapnel na pumasok dito. Hindi ako tumawag ng ibang medic. Ako na mismo ang gumamot sa mga sugat ko at naghintay ng stretcher para makaalis sa pwesto. Naghintay ako ng 4 oras bago pa may dumating na rescue at stretcher. Pero habang nakahiga na ako sa stretcher, nakita kong duguan at hindi makatayo ang isa sa aking mga kasamahan. Agad akong umalis sa stretcher at pinuntahan ang sugatang sundalo. Habang ginagamot ko ang mga sugat niya, natamaan ako ng isang sniper sa aking kaliwang balikat. Halos hindi ko na maigalaw ang aking balikat sa laki ng tama nito. Pero hindi pa rin ako nagpatinag. Kumuha ako ng isang rifle stock at tinali ko ito sa aking balikat upang magsilbing arm splint. Gumapang ako ng 30 yards papunta sa kampo habang kinakaladkad ang sugatang sundalo. Pareho kaming nakaligtas sa engkwentrong iyon. Noong October 12, 1945, pinarangalan ako ng Medal of Honor, ang pinakamataas na parangal na pwedeng ibigay sa isang sundalo. Ako ang pinakaunang conscientious objector na nakatanggap ng ganitong parangal. Mula sa 16 milyon na Amerikanong sundalo na lumaban sa World War II, 431 lang ang pinarangalan ng Medal of Honor. Habang isinusuot sa akin ni President Harry Truman ang medalya, may binulong siya sa tenga ko. Mga salitang naalala ko pa
hanggang sa huling yugto ng aking buhay. Sabi ng Presidente, "You really deserve this. I consider this a greater honor than being a president." Ako si Desmond Doss, isang medic noong World War II, ang nag-iisang sundalong sumabak sa gera na walang dalang sandata. Nagustuhan mo ba ang kwento ni Desmond Doss? Ano ang masasabi mo sa pagsabak niya sa gera ng walang dalang sandata? I-comment sa baba ang iyong sagot. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutang mag-subscribe sa Mubli YouTube channel at pindutin ang notification bell.